Hi guys, welcome back sa ating channel and please subscribe for more videos to come. Baliktagat na tayo. Medyo mataas yung video na to kasi kinompile ko yung Holy Week na spearfishing adventure ko. Sa dive na to, yung 100cm yung gamit ko ngayon kasi pelagic or grouper yung target natin ngayon. Nakailang dives na rin ako at ito yung first na isda nakita ko. Dalawang torpedo scud. Medyo mailap lang. So, wag na natin pilitin. At pagkatapos ko, pumunta ako sa may spot ko na marami ding rainbow runners or ano pang pwede natin tirahin. At habang malapit na ako dun, nalubong ako ng maraming rainbow runners or suliron yung tawag sa amin. Nasa ibabaw lang ako nagtira niyan. At ito yung PB ko sa rainbow runner. Almost 3 kilos, 2 and 3/4 kilo. Something. Sa spot ko dito, medyo malayo yung dive body ko at habang naghihila ako ng isda, andito talaga yung mga dugso or long nose emperor, kaso di ko matira kasi naghihila pa ako ng isdang to. Ito lang yung huli ko sa araw na to. At yung dive body ko may nahuli din siyang tangige at golden trevally. Bininta ko yung isda para may budget ako pang punta ng ibang spot. Kuha kita o gamay. Karong afternoon dive. Sugog alas 12 na. Ay, launa na. Launa, niya nahulig. Kuhaan, alas 3. Kuha yung rainbow runner nga. Mga 2 kilo siguro. Kinadakanin akong rainbow runner. O, na yung nagpahimog baloong. Ahihaya ta. O, oh, yeah. Mayan taon. Kabayad sa utang. Igor pa pambayad utang. Sunod one, ah. Di na puno mana. So, ito na nga. Pumunta na ako sa isang spot ko. And shoutout nga pala kay Spiro Wannabe, Buhay Provincia Vlog, Nirvana Player, Batang CCTV, Dodong Adventures at kay Arthur Akatsuki. Salamat sa suporta niyo. Kinabukasan nung last video ko, pumunta ako sa isang spot ko na maraming groupers. At same din yung pana kong gamit, yung 100cm na SG ko. Kasi kung yung DIY na pana gamit ko, baka masira lang yung shaft kasi ordinary stainless lang yung gamit ko dun. At ito, yung gamit ko is Salvimar shaft. Nasa 3.7 yung price ng shaft na to. Pero okay lang naman kasi ang tibay ng shaft na to. Ito yung na-miss ko sa pamamana. Grabe ang linaw ng dagat ngayon. At wala nang lamig kasi kumalma na yung amihan. Matapos na akong mag warm up dive at punta na tayo sa may butas na favorite ko, kung saan ako palaging makakita ng grouper. Sakto lang yung depth niya. Shoutout kay JR Drillon at kay Randolph Drillon. Sila ang mga dive buddies ko ngayon. Inambush ko tong spot na to kasi palagi akong nakakita ng malalaking groupers. At yun, may nakita ako sa may unahan. Medyo maliit pero ito yung lumabas na isa. Good size lang. Pero di yan yung pakay natin ngayon kasi iti-check ko pa yung cave. As usual, gamit natin yung flashlight natin. Isang U-part na inayos ni El Rosso. Pagtingin ko sa favorite na butas ko, andun sana. Kaso pag aim ko na, pumasok agad. So better luck next time na lang. Nag-dive din ako sa may isang butas pa rin dito or cave. At pagdating ko doon, buti na lang may isang nagpakita. Di mamaw pero sakto naman. Ito, nakalabas pero pumasok sa may butas niya. Sinundan ko na lang at ginamitan ng flashlight. At lumabas sa isang butas pa din. So nakatira pa rin kahit papano.
na spine shot ko at umagos sa may buntot niya. So sure talaga na hindi makawala. Good size, nasa 2 to 3 kilo siguro. Hindi ko na kilo kasi pang ulam lang. May isang good size din ako nakita dito kaso sobrang kampante ko sa pag-aim kasi akala ko na walang tagusan yung butas niya. So ito na nga, nakabuka pa yung bibig at pumasok. Next time ulit, ika-3 grouper na nakita ko sa araw na to. Nag-dive ako dito sa may bato at nag-check kung may grouper ba. Kaso ito lang yung nakita ko, so tinira ko na. Yung favorite fish natin na pamprito, yung kitong, di ko tinira kasi malapit sa bato at yun. Third fish of the day, di ko na na-video yung isang maliit na grouper ko. At habang pauwi na ako, binalikan ko yung di ko natira na grouper. At sa pagdating ko sa may butas dyan, may nakita akong buntot ng isang red snapper. Nakasilong lang yung isda dyan. At sa paglapit ko, unti-unting pumasok sa butas. At sa pagtira ko, di ko na tamaan. Biglang dumilim yung isda. Sinalubong ako ng best friend ko dito. Malaking green sea turtle. Malaki pa sa katawan ko. Chineko ulit yung malaking grouper ko dito at di ko na nakita. Pero may nakita naman akong maliit na grouper pero di ko pa rin natamaan. Pagkatapos ko dito, umuwi na talaga ako. At ito yung huli ko sa araw na to. 3 piraso, sakto lang sa pang-ulam. Di kasi ako bumibenta ng ganyang kalaki na grouper kasi nandyan yung sarap. At sa malalaki naman, andon yung pera. So dito, bumalik na ako agad kasi medyo active yung groupers pag nag-sunset na. Or hindi lang groupers, iba't ibang isda rin ang mga naghahunt sa hapon.
After mag-warm up dive, balik ako dun sa may spot na maraming grouper. At ito ang susunod na pangyayari. Nakita ko ulit yung grouper na nasa unahan at tinek ko pa rin yung cave. Pagtingin ko dito, walang laman. So, tinek ko yung isang grouper na nasa unahan. Pag flashlight ko sa butas, andun lang nakatagilid. First kong kita nito, akala ko maliit lang, nasa 2 kilos pala. So good size din. Nag-ambush ako dito sa may cliff or may maliit na wall kasi nandito yung mga red snappers. So yun na nga, may lumabas na isa kaso out of range. So tinry kong mag fish call pero ayaw niya talagang lumapit. Hinintay ko muna baka lumabas pa pero wala talaga. Nag-dive ako ulit, baka may lumabas pang iba. At pagdating ko sa baba, iba yung nakita ko. Isang malaking barracuda. Medyo lumayo siya. Pero ginamitan natin ng reverse psychology. Di na ako nag-fin at tumayo sa ilalim. At yun na nga, lumapit. Saktong-sakto sa range na sana. Kaso sa pagtira ko, na-timing yung galaw niya. Napababa yung tira natin. Another fish na di natamaan. Better luck next time na lang. So kung sa tingin nyo na malas tong araw na to, may mas malas pa dyan. Watch this. Sayang! So ito yung pinaka malas na experience ko sa pamamana. Nag-start ako ng 4 PM nag-dive at ngayon 5 PM na. Medyo madilim na. Di ko chinek straight yung malaking butas dyan kasi akala ko nasa labas lang yung mga malalaking groupers. At pagkatapos kong mag-check sa lahat ng butas, tiningnan ko yung malaking butas sa may ilalim na part at yun may malaki palang grouper dun, estimated sa 10 kilo.
Hindi ko lang hinaras at bumalik ako sa taas para maya-maya lalabas pa din yan. Nasobrahan ako sa excited. Tinira ko na kahit na buntot. Pagkatapos kong nagtira, yung bungee ko na lang yung nakita. Sa sobrang lakas niya, muntik pa niya ako ipasok sa bato. Pag ganitong sitwasyon, kumalma ka lang. Huwag mong madaliin kasi ganito yung mga senaryo na may mga na blackout kasi gusto talaga nila yung isda. Kaso sa akin, ito, hinila ko na lang yung pana ko sa may ibabaw. Bahala na yung mga gamit mo dyan. Kasi no fish worth our life. Tinawag ko pala yung kuya ko dito kasi pag nag-retrieve ako ng isda, may nakakita sa akin. Dito, chineko muna yung sitwasyon. Ankalma lang talaga para slow yung heartbeat mo. Sa mga baguhan, huwag niyong subukan to kasi delikado. Pinasok ko yung butas, pero nandyan naman yung kapatid ko. Kahit anong hila ko dyan, di talaga gumagalaw yung line ko or shaft. So ito na nga, pinasok ko yung butas at tinry kong hilain yung shaft. Kaso grabe talaga yung isdang to. Baka bumuka na yung hasang niya sa ilalim. Kung ayaw talaga, huwag niyong pilitin. Bahala na yung isda. Medyo masikip kasi sa ilalim. Kaya nag-decide na lang akong umuwi at balikan na lang sa susunod. Nag-dive ako ulit dito at kinuha ko yung bungee na naka-attach sa reel line ko. Ang sahap sa tumoy, may igurang ang kuptan yun. Yang isda, murag nag-anak sa nagbabag sa ilang ba, yung murag nang inasangit. Nakuha lagi. Bahala na yung shaft. May huli naman tayo. Balikan na lang natin yan pag nabulok na yung isda. Kinabukasan yan, may ginawa akong pang kuha ng shaft. Pero di talaga kaya. Tinali ko pala yung dyneema ko sa bato para di na niya ipasok sa ilalim. Baka buhay lang yun. Nabuntot kasi. Sa ilang araw na lumipas, may ginawa akong fabricated na stainless na pwede nating panghila sa mga shaft. Nasa tatlong araw na rin yung isda sa ilalim. Baka lumambot na yung laman at para makuha na natin yung shaft. Shoutout nga pala kay AJ Spearfishing Diaries sa paghiram ng shaft mo. Hulmas ako kadiyata ni Jay. Lamat naan. Gahi ay lo, Jay. O may restab.
medyo nagmalfunction yung GoPro ko dito, yung pag retrieve ko ng shaft, di ko na video, sorry. Pero salamat sa mga buddies ko na si John Liagas at Luke Ostres sa pag-body ko sa pag-retrieve. Kalisod ba ng Tagalog eh? Kuha ko na pala yung shaft at nag-hunt muna ako. At ito, ang laking kitong lumabas sa bahay ng grouper ko. Nandito pala ulit yung best friend ko, yung malaking pawikan. Dito lang siya talaga nagtatambay. Minsan, sinasakyan siya ng kobya, kaya tinawag ko siyang best friend. Pinibigay niya sa akin yung mga isda. Medyo hapon na at lumabo yung dagat kasi bumalik yung amihan niya. Nagpinaul TV lang taron, bau-bau lang sa aba. Kaya panudaan ragod. Overpower kayong upana din ako kay gubaw. Dive ulit baka may dumaan pang iba. Wala yung needlefish kaya ito yung lumapit. Kitong nasad. Grabihag siya PJ, makuyapan mga isda. Last na tira para uwi na. Sayang, nakawala. Unloading the rubbers na at uwi na tayo. So, salamat sa suporta. Keep updated sa ating mga videos. Ito na pala yung shaft ko. Ito lang yung pakay ko ngayon. So, salamat at stay safe, dive safe.